Ngayon, I just want to ano to clarify din, at least magkakaroon ng comfort and hope ang ating mga homeschoolers. How do you protect a homeschooler bilang DepEd if you decided to homeschool? Una yun nga, kailangan meron silang LRN. Okay, that's good. At kailangan, sinisigurado namin na ang isang nag-homeschool ay accept ng isang accredited na institution. Okay. Ano yun? Kalaban mo kami kapag hindi mo siya in-accept. Tama. Kung hindi siya i-accept, punta ka sa amin. Paglalaban ka namin. That's diba? Good. O kasi okay. Ano yan, kung papatayin natin yung homeschool, parang pinatay na rin natin yung pag-asa ng bata. Yeah, kasi hindi naman talaga lahat ng bata ay yung nasa ideal na talagang may uniform siya, papasok siya sa school, di ba? Yeah. Pero hindi na ganun yung sitwasyon ngayon. Siguro nung panahon natin, ganun. Whether you like it or not. It works for us din. Papasok ka. Yeah. Pero ngayon hindi. Opo. Kasi maraming ang opportunity na iba, maraming sitwasyon. At yun nga, yung policy ng homeschool, binubuksan natin at pinag-aaralan uli para mas marami siyang makater at mas marami siyang maabot. Hindi lang, kasi pag nakita mo ang homeschool nasa NCR, nasa 4A, ang pangarap natin buong Pilipinas. Oo, grabe, sa lahat ng public school, hindi lang diba? Pilipinas. Kailangan maabot pa rin natin yung mga Pilipino na nasa ibang bansa. Yun, grabe, ang sobra po ang pangarap na namin. Maumpisahan natin siya kasi di ba meron tayong mga Philippine schools overseas. Yes, yes. Na, halimbawa sa Saudi, may mga bata doon na mga Pilipino doon na talagang hindi nakakapag-aral. Totoo. Kasi, halimbawa, ano sila, illegal doon. Di ba baka talaga. So, gusto din natin silang maabot. Yes. Kasi Pilipino sila. Oo. So, paano nila i-continue ang pag-aaral pag nandun diba? Sila? Halimbawa, yun ding mga nagmi-missionero. Opo. Na hindi naman nila kasalanan na maging missionero sila, di ba? Madami at lalong ganun. Hindi kasalanan ng mga bata. Na ganun yung sitwasyon ng pamilya nila. So gusto natin lahat silang makita. Yes, ang galing-galing. Parang ang ano yan, parang ang laki-laki ng pangarap natin para sa mga bata. Maraming kasi meron tayong ano, di ba? Meron tayong commitment dun sa Sustainable Development Goal. Tama. Na walang maiiwanan na bata. Yes. Yes. Ano mang edad niya, ano mang sitwasyon niya, ano mang itsura niya, kailangan mapagtapos natin siya ng basic education dahil yun yung pinakamagandang sandata. Tama, tama. Imagine mo dun sa ADM, kahit nga yung street child, inaabot natin sa ADM. Yung, kasi dun sa, hindi ko nabanggit kanina, dun sa ADM natin, yung Caritan Classroom, Florida, ginagamit natin siyang sandata para makuha natin yung mga street children. Tama. Para mapag-aral sila. Yung mga nasa bilangguan, kahit medyo may edad na sila, meron tayong programa para sa mga nasa bilangguan, para mapag-aral sila. Kasi importante yon. So, kasi pag binilang din ng metro para sa Education for All, bilang lahat yun, yung mga street children na nakikita mo dyan. Bilang sila. At sad to say, kahit nung 2015, di ba, ang pangarap natin, Education for All, baksak tayo doon. Kahit napakaganda na ng programa ni DepEd. Tama. At marami pa rin umaalis ng school. Oo. Kasi yun nga, sabi mo kanya, nagkakasakit. Oo. Merong mga bata na pag nanganak yung nanay, kailangan tumigil ng pagpasok. Merong mga bata na, kasi. Diba? Merong mga bata na kapag tag-ani, pag wala na silang makain, tumitigil. Oh, meron ding, dahil sa iba't ibang tradisyon at ritual, tumitigil. Dahil din sa gera, tumitigil yung ating mga mag-aaral. Yes. At kaya natin pinapaganda yung programa ng DepEd. That's good. Yung ADM lalo. Para yung mga bata na nasa ganung sitwasyon, ay mapagtapos natin. Yes. Sabi nga, education cannot wait. Yes. Ang naging inspirasyon ko, alam mo dun sa, yung dito, sa pag, yung paghawak ko ng programa, ang naging inspirasyon ko ay yung kinuwento ni Brother Armin, na isang bata, dun sa Yolanda. Di ba matagal sila bago nakarating sa school? Oo nga, months din, months. Nung pumunta si Secretary dun, hindi niya tinanong si Secretary kung ano yung dala niya. Oo. Ang tinanong niya kay Secretary, kailan uli kami mag-aaral? Diba? Grabe, diba? So, ako, I remember that. I have a friend who
isang bahay rin po sa niya, sa Yolanda. Mm-hmm. Doktora siya. Tapos nalaman niya na, Novi, kailangan ko turo yung mga ano kasi na-wipe out lahat ng gamit niya. So pumunta siya rito at by the God's grace, meron po akong mga extra na pwede ko ipahiram sa kanya. So ganun lang po kasimple. At natapos ngayon, meron na silang bahay ngayon ulit sa Tacloban at ngayon nag-aaral na sila. Kumbaga, yung maganda rin pong option na magkaroon ng choice ang isang pamilyang Pilipino kung ano paano sila mag-a-adjust sa, depende sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Sobrang maganda pong option. So, kung kayo po, ito po siguro last question ko. Kung ano po yung sinabi niyo yung mga pangarap, ang gaganda nun, ano po yung mga long-term plan na nakikita nyo na sa tingin din namin na pwede namin abangan sa inyo? Ang long-term nating pangarap, pero hindi siya long-term eh, kasi ang bigay lang ni Secretary hanggang 2022. Okay. Na matupad yung pangarap na yun. Opo. Lahat ng school natin ay maging one-stop, one-shop school. Ibig sabihin na para siyang 7-11 mini-stop, andun lahat. Ang galing! Diba? Na lahat ng modality na andun. Maging siya man ay public. ALS, kung ano man, homeschooling kasi, man. Or galing. Halimbawa, sa isang school, iba't iba kasi diba ang konteksto ng bata doon. Yes. So kung may batang mas appropriate sa kanya yung homeschool, ibibigay natin sa kanya yon. Galing. Kung mas appropriate sa kanya yung open high school, ibibigay natin sa kanya. Yes. Kung sa kanya ay, ma'am, yung open high school na nga pala yun. Explain nyo rin po yung open high school. High school, para din siyang homeschooling. Naka-modular yung bata. Ang pagkakaiba lang nun, pwedeng walang nanay. Kasi dun sa homeschool, nire-require natin na may adult na magtuturo. Sa open high school, independent learning siya. Ang homeschool, so may talagang, teacher? Wala siya lang ang sarili niyang teacher? Ang teacher, nasa school, binibigyan siya ng module. Katulad ng, may kontrata din kami ng teacher. Ano yung mga module na sasagutan? Kailan ako babalik sa school? Ito po ba'y araw-araw din pumapasok yung open high school? Depende sa usapan ng teacher. Pwedeng once a month. Depende sa kanilang usapan. Basta ang pinagkaiba nila, sa homeschool, kailangan may adult. Pero yung adult na yun, pwede namang hindi nanay o tatay. Okay. Basta may magtuturo sa kanya. Tapos dun sa open high school natin, independent. Yung open high school po natin, ang sangay ng mga government agency, government schools po ba ito? Merong mga private school na nag-open ng open high school. Din. So may bayad po ito o libre? Siyempre, pag sa private, meron. Pag sa wala. So depende sa school. Ano yan, halimbawa, ang isang homeschool, nag-homeschool na bata, ay, halimbawa, hindi mo kaya yung EPP ituro, o TLE, TVL. Oo, TVL. Hanap ka na nag-offer ng, nag-open high school, na may mga module sila ng TVL. Pati sa'yo, nandun pa rin yung anak mo sa bahay, open high school. Ay, ma'am, ito rin pala ang question ko. Yung mga bata nag-homeschool, pwede rin ba silang mag-enroll sa TESDA? Kino-consider din yun po ba yun? O naman. Yung parang mga short courses nila doon under grade 10 or grade 11 and 12? Pwede yun. Pwede? Oh, that's good. So, meron din sila matatanggap na diploma na pwede na pag-enroll near the community, yung TESDA? Kasi di ba yun yung binibigay ni TESDA? Basta tatanggapin siya ni TESDA. Wala naman tayong problema sa ganun. Wow, that's good, that's good. Ano kayo, maganda yun kasi maraming nade-develop na skills. Parang nakita ko parang maganda rin yung sa pwedeng baon natin sa grade 11 and 12. Kasi parang bang you are mastering something like a course. Diba? So, importante kaya gusto ko lang makita yung legality no, na ina-accept din ba yun as part of, ina-accept sa credit. Credit-wise. Makakasama siya sa, ano, siguro sa portfolio mo. Ayan. Pero yun nga, pero hindi pa ako masyadong sure kung yung LRN mo dun sa formal school ay pwede mong i-carry over dun sa test. Pero, ang importante naman dun kung ano yung natutuhan ng bata natin. Tama, that's good. Yung papel, kapirasong papel lang yun. Pero ang importante, paano niya na-apply sa buhay niya. At ang isa pa natin nga, abangan na dapat yeah, malapit. Yan, abangan, na, sorry. Dapat malapit na malapit. Yay! Kasi ang timeline lang, parang end of career ko. Hanggang October lang. Kasi ang commitment natin by October 2018, okay. Malabas na natin ang bagong policy ng homeschooling para mabigyan na natin ng malaking pag-asa ang homeschool, hindi lang sa private school, kundi sa buong Pilipinas. Yes! At
kailangan mapangiti natin ng ngiting-ngiting-ngiti talaga yung mga homeschool provider na nahihirapan kumuha ng permit yun. So, yun yung sagot natin. At siguro malakas nga magdasal yung mga taga-homeschool. Kasi ang tingin kasi namin isang baksak ng policy para sa ADN. Pero yung ngayon biglang nagbago ang desisyon ng management, unahin ang homeschool. Yes! Ewan kung anong meron kayo. Ay, diba? By the grace of God. Kasi nag-grow na po rin kami. Kailangan hindi, na rin talagang din siguro, maayos yung identity namin. Maraming nagtatanong, maraming sumusulat. Yes. Yes, that's good. Ng homeschooling. Yes, that's at, good. Kasi meron din kami mga nag-homeschool sa ibang bansa na bumabalik din. Bumabalik din talaga. That's good. Pero sobrang excited po kami sa mga plano at talagang pagdadasal namin yung October 2018. Kailangan lang mabilis na mapirmahan na. Hindi. Kasi dadaan pa siya sa series of consultations. Kailangan lang makikiayon sa atin ng kapaligiran. Yes. Ang time, di ba? Okay. Pero, pag may awa ang Diyos, meron tayong nilaga. At yung nilagang yun, yung nilagang policy ng naku, grabe, that's one of the vision of really the homeschoolers na magkaroon talaga ng free-flowing opportunity sa bawat eskwelahan, sa bawat region, sa bawat city ng buong Pilipinas about homeschooling. At saka kailangan din lang siguro ng mga nag-homeschool na mag-ingay. Tama. Kasi alam mo, di ba, may pending. Maingay! Oh, may mga pending tayo na yeah. bill yeah. ng homeschooling. Ayan, ma'am. Ano po yung mga ano nyo? Mga suggestion nyo kaya magandang laws na pwede nating ibigay kung kayo po ang gagawa ng hindi kasi may bill na ng homeschooling. Yes, pero natutulog po. Lang siya ng natutulog. Yes, I know. Pero kailangan nating mag-ingay. Tama. At may pakita natin, hindi lang sa community natin, kundi sa mga legislative natin na nag-e-exist po kami. Actually, yes. Alam naman nila nag-e-exist. Pero kailangan nilang makita na parokyano nyo din kami. Yes, at kailangan din namin yung kanina. Kasi yung halimbawa, yung open high school, meron tayong Republic Act. Oh, see? Yung rural farm that's school good. Natin, may Republic Act. Tama. Pero bakit yung homeschooling na wala pa. Sa pagre-research ko, matagal na siya nakapending, yeah. di ba? Yeah. Papasa-pasa lang siya ng author, pero tama. Hindi siya nagiging successful. Okay. Alam ko merong isang senator na... Yeah. Nag-homeschool yung anak niya, di ba? Siguro kailangan lang nating mag-ingay ng mag-ingay sa kanya. Kasi, tinan mo din naman yung mga at least na nag-homeschool, di ba? Oo nga. So, kailangan lang natin ng malakas na puwersa. Oo. That's good. At siguro, mga katulad ninyo, na makulit. Ah! Di ba? Sorry, makulit daw ako. Pag walang makulit, kung walang makulit, hindi ko maintindihan ng lubusan yung homeschool. Yes. At gaya ng sabi ko kanina, yung paggawa namin ng polisiya ng homeschool ay magiging ano yun, resulta ng malikhain naming kaisipan. Yes. Kung walang nag-iingay, di ba? Yes. Anong pagbabatayan kundi eto yes, lang. Yes, it's true. Kasi pag tiningnan mo dun sa sistema namin, sa LIS, wala namang nakalagay dun, walang nakatag na homeschool. Mm-hmm. So, kailangan mo lang talagang mag-ingay. Katulad ng ginawa nung iba naming modality na nag-e-exist siya noong 2005, pero dahil hindi sila nag-iingay, minsan nakakalimutan yung programa. Ayun. So, nung mag-ipakita namin, eto yung mga nag-e-exist, sabi nung niyusag namin, totoo pala nag-e-exist siya. Yes. At kailangan din nating mapakita sa mundo na yung mga bata na nag-homeschool ay talagang nagiging successful. Yes. Diba? Kasi kailangan din nating mabura yung hindi naman mabura, mabago yung kaisipan ng ibang mga magulang na ang pag-aaral ay dun lang sa paaralan. Kailangan maintindihan ng lahat ng magulang na ang education ay responsibilidad ng lahat. At yun yung laging sinasabi ni Secretary Briones. Tama, tama. Ang education ay responsibilidad ng lahat. Diba sabi din ni Gandhi, it takes a village to raise a child. Yes. Pero dinagdaga namin yan. Yes. Ano po? It takes a team. To build yes, a village. Kailangan nating kapit kamay. Yes. So, kung gusto nating na mas maraming successful na bata, kahit wala sila sa paaralan, mag-ingay tayo na mag-ingay. Yes. Ako, maraming pong salamat. Grabe. This is one of the most fruitful interview that I had. And maraming pong salamat sa inyo. And ang dami pong mindsets na na-break. Ang dami pong clarification. O, yan na ha. Ito na po. Ito na po yung mga sagot. Kaya ipagdasal po natin, tayo po yung makapagtulungan din sa DepEd. Na talagang, now that you know that DepEd is really supporting homeschoolers,
kailangan po eh, depend natin sila. Not only that, let us give them a chance on how they're gonna implement these policies. And let us keep on praying na talagang ma-implement na ito para lahat tayo masaya mm-hmm. sa lahat ng public school. Uh-huh. And then, the freedom of learning that the government is really supporting us with. And not only that, yung sinasabi nga kanina ni Ma'am Angelica, kailangan talaga maging makulit tayo at maging maingay. Naging, na makita nila na talagang, hey, we're here. Mm-hmm. Homeschooling ng Pilipinas. We need to be identified in the right way. And I just want to really commend Miss Angelica Jabines because you are one of the people na talagang very free-flowing na kausap na talagang gusto nyo kaming tulungan. Not only that, maraming salamat dahil binigyan mo kami ng mga clarification na kailangan natin maintindihan. Not only that, gusto lang namin din i-appreciate kung ano yung ginagawa mo sa amin dahil alam ko na may improve to ng magandang maganda. At saka tandaan natin, kami dun sa DepEd, mga nanay din kami. Yes! Oh yeah! Totoo yun! Siyempre bilang nanay, ang gusto natin para sa mga anak natin ay yung yes. best. Pero yes. bilang nanay na nasa DepEd, paano namin maintindihan yung nasa loob nyo, yung gusto rin ninyo, kung hindi nyo ipaparating sa amin, diba? So para mas maganda ang mundo natin, para talagang maging totoo yung para sa bayan, para sa kabataang Pilipino, magtulungan tayo. Yes, magtulungan po tayo, wag po tayong mahiya na ibigay po ang ating hilaing. Kung gusto nyo ay sumulat po tayo sa DepEd para makita rin nila kung ano ba talaga yung nangyayari sa homeschooling community. And one end din, nagpapasalamat din po ako sa gobyernong ito dahil talagang open-minded sila to change everything that needs to be changed and needs to be improved. So kailangan natin sila ipagdasal. So kailangan natin maingay, homeschooler. Go, 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 homeschoolers! At later on, we're also looking forward not only for the policies, but at makikita rin po natin yung tinatawag nating law na makikita na talaga natin kasi yung law hindi po yung nababago eh, di ba? Policies can change pero yung law hindi po ito magbabago kaya kailangan magkaroon po tayo ng isang matatag na law na mailalagay sa ating lawmaking body sa ating Senate. Kailangan po nating i-request ito. So tinatawag po namin ang mga homeschoolers, kailangan mag-ingay po tayo at kailangan nating pagtulungan ito with DepEd. At saka, huwag kang mahiya na nag-homeschool ka. Ah, yes! Grabe, yes. Ma'am. Parang, diba? Ako nahiya kasi talagang sinabi ni Ma'am Angelica yan. Yan, talagang huwag po tayo mahiya. Baka may nanay pa na nahiya siya na nag-homeschool siya kasi wala siya dun sa typical na school. Yes. Huwag kang mahiya. Yes. Kasi isa lang ang goal natin sa anak natin. Yes. Time is really changing. We need to be proud that we are homeschoolers, lalo na dito sa Pilipinas. Ang galing lang kasi we have the freedom of education that they're giving at bihira po yung sa isang country. Kaya kailangan po ay ating i-savor yan. Okay? So, marami pong salamat sa lahat po na nakinig. Maraming salamat, Miss Angelica Jabines. Talagang sobra po kami natutuwa sa lahat ng inyong natulong sa amin. Maraming pong salamat. Ako po si Novi Antan, ang inyong homeschool coach. And I homeschool. Bye! Bye! Okay.